Good morning, everyone. It's Wednesday, and it's a good day to be alive in Bangkok. And time now is it's 6:30, around 6:30 in the morning, and we just checked out. Tapos nagbook na tayo ng boat ride papunta ng Giant Ibis Terminal dito sa Bangkok. Tapos today we are going to Cambodia, and dun tayo sasakay sa Giant Ibis na bus sa terminal nila hanggang sa Bangkok terminal nila hanggang sa Siem Reap terminal nila. And I think travel time is approximately 7 hours. Ayun. So, goodbye for now, Thailand. Thank you, Bangkok, for a very memorable birthday. And see you, Cambodia. Okay, so nakarating naman ako kanina pa. Maaga, para mga before 7, nandito na ako. And ayan siya. Ayan. So, tawid na tayo. So, sabi nung ano, nung stop dito, kasi ako lang mag-isa na nandun eh. Sabi ko, ano mas darating yung bus? Sabi niya, ano daw, nandiyan na daw yung bus, kasi naka-park ng parang mga 100 meters from here. Tapos hinihintay lang daw nila yung staff na maghatid sa akin doon. So, sinek ko yung bus. Ano eh, puno na pala. So, sabi ko, ano mas kaya dating yung mga tao? Siguro nandun na yung mga tao, no? Tapos ako nalang iniintay. Pero kasi, ang tagal nung staff na magsusundo. Yun lang daw inaantay nila. Okay. Doon daw nakapark yung bus. Ewan ko kung saan. Pero ayun, tapos bumili muna ako dyan sa 7-Eleven ng... Ayan, may 7-Eleven naman dito. Bumili lang ako ng ano, chichiria. Baka mabore ako sa ano, sa bus. And you know naman, kapag bored tayo, gusto natin kumakain. Okay, so nasa bus na kami. And yung palang naka parang black booking. So, mga Pinoy pa na ito. Ang dami nilang lahat. Sabi nung nasa likod ko, tagadabaw daw sila. So, ang dami nila. Ayan. So, hindi talaga ito yung seat ko. Doon talaga ako sa 5D. Nilipat lang ako dito. Pero okay na rin kaysa nandun ako. Tapos napapagitnaan nila ako. Very comfortable na ito. Nare-recline. And may leg room. Doon. And so okay naman yung leg room. Given na I'm 5'11". Almost 6 na because this is a little... So ayan. May maganda naman yung legroom. So they give this the immigration card kapag nakasakay ka na dito sa bus, and you have to fill it out. I'm not going to show you the back side because all my information are there. So you just need to fill it out, and then later ibibigay ito sa bus, sa staff nila pagka bababa na ng immigration ng border ng Thailand at saka Cambodia. Okay. What time is it? 9:37, and stopover muna kami dito sa 7-Eleven. I think dito rin yung 7-Eleven na pinagstopan namin kahapon. Oh, ito rin yata yun. Ano nga ba yun? Pag may Dunkin' Donuts dito na paulit-ulit, ito yun. Ay na, hindi yan. Hindi ito.
Hindi ito. CR muna, naiihina ako. Good afternoon, y'all. It's 11:55 and we have just arrived in the Thailand-Cambodia border. Ngayon, bumaba kami ng bus and maglalakad kami papunta dun sa immigration ng Taiwan. Ayan siya. Ayan. So, maglalakad tayo dito and then mamaya I have to stop taking videos kasi syempre hindi na pwede mag-video mamaya. So ngayon, pwede pa naman. So yan, lalakad tayo dito. Susundan lang namin yung guide namin. Yung conductor ng bus na hindi ko na alam kung nasa na. Okay, mamaya na ulit. Parang hindi na yata pwede mag-video here. Sa K.O. Province. Oh, ito yung bus naman. Ay, okay na, no? Yo, we have just landed in Cambodia. This is the border. I hope you can see. That's the border. So, nandito tayo sa may kabilang side. Galing tayo ng Thailand. And now, this is the Cambodian side. So, ngayon, habang iniintay ko yung mga kasama ko, mag-CCR lang ako. So, stopover muna para mag-restroom. Gusto ko sanang bumili ng DQ. Kaso, ang pinakamaliit na I only have $50 na ano, denomination. Baka mamaya magkano lang yung DQ tapos sabihin niya magkano lang to? Laki-laki ng pera mo. Magkano lang yung bibilhin mo? Babaryahan ko yan. Ayun. Kaya hindi na lang. Titiisin ko na lang. Sa Giant Ibis Terminal sa Siem Reap. So, dapat magre-record ako kaso dinardala ko ni Kuya. So, ayan na. Parating na yung grab car ko. And, lalabas na lang ako. So, ayan na siya. Later, guys. Good afternoon, guys. So, I just arrived here at my hotel. It's actually 4 in the afternoon. So,
Bigyan ko lang muna kayo ng quick room tour bago kayo kwentuhan. So, eto. So, pagpasok ng room. So, ito yung door. So, meron siyang closet. So, ayan. Check lang natin. Baka mamaya may tao. Wala naman. So, ayan. Tapos, meron. May welcome drink siya actually. At saka cooling wet towel. And ayan, yung may mga ganyan. Tapos, meron din siyang ref, just like picnic hotel. And then, ito. Yung bathroom natin, ang ganda. Ayan siya. So, ayan ako, Haggard. And my shower and bathtub. Ayan. And merong malaking mirror. Ayan. Ayan siya. Ayan ako. Tapos, twin room. Tapos may chair. Sabi ng mga porn star, cock chair. But, ayan. Tapos, wala siyang view. Ay, meron pala. Ayun. May naliligo. Ayun, may pool siya. Ayan. May naliligo. Hindi ko bibidyo kasi baka mamaya sabihin, kinukuhanan ko siya. So, eto. Ang ganda kasi, ang nagustuhan ko dito sa ano na to, sa hotel na to, medyo may rustic vibe siya. Ayan, as you can see. Ayan, o. Even the buttons, o. So, rustic vibe yung dating. Ayan, pati yung mga lalagyan niya, mga cabinet, chairs, table, ayan. Very, ano, yung rustic vibe, I love it. Parang it's giving somewhat Manila Hotel vibe siya. Pero ito, nasa Cambodia. And, nabook ko to sa Agoda. Hindi ko na matanda kung magkano. May kwento ko na lang sa inyo kung magkano. Pero ano siya. Sige, check ko na. Para ano, para alam nyo na. Magkano ba siya? So, nag-book ko siya ng... Ang total nito ay... 6,657 including taxes. So, that's 6,657 o 58 muna. Sige, 57 na lang. Divide by 3. So, lumalabas na 2,219 siya per day. So, yun. And, per night. So, okay naman. Maganda. Maganda siya. Tsaka maganda yung amenities ng hotel. Actually, nung nagkukwentuhan kami nung kasabay ko na mag-asawa from Italy, sabi niya, saan ka naka-check-in? So, yun. Sabi niya, tinatatag-usap kami. Sabi niya, saan ka naka-check-in? Sabi ko, sa Royal Crown. Ang pangalan pala ng hotel ay Royal Crown Hotel and Spa. So, yun. Tapos, sinatanong ako nung kasabay ko, saan ka naka-check-in? Sabi niya ganyan. Sabi ko, ayun, sa Royal Crown Hotel and Spa. Sabi niya, oh wow, that's nice. Kasi, ano sila, meron silang, sabi ko, meron. Sabi niya, meron silang pool, sabi niya, no. Sabi ko, yes, meron. Tapos, nung nandun ako sa bus terminal, yung usual na may mga nag-aalok ng mga tour, ganyan. Tapos niya, nung, saan mo kayo naka-check-in, ganyan. Sabi ko lang sa Royal Crown ngayon. Sabi niya, very nice hotel. Sabi niya, it's very near, kabisado niya eh. Sabi niya, it's 1 minute to this, 1 minute to that, ganyan. So, ayan, pakita ko ulit sa inyo, isa pang, isang ikot pa. Ayan, so ayan, meron tayong mirror, chair, tables, tapos meron tayong magandang window, tapos twin bed, tapos ayan yung ating bedside table. Meron tayong full size mirror here, meron tayong closet here, may mini ref, and
water, and ito yung ano natin, yung banyo. So that's the banyo, the mirror, the sink, and the shower. Tapos ito yung bathtub. So okay naman siya. Ano, ito pala, lagi na lang ako nakaka kasi yung binook ko sa ano sa bank, yung sa picnic hotel sa Bangkok. Twin bed din siya. Tapos sabi nung staff, sabi, "You booked twin hotel?" Sabi niya, "Para maganda siya kung may kasama ako." Tapos yung sa baba rin kanina, sabi niya, "You booked twin hotel?" Sabi niya, parang nag-aantay din sila kung may kasama ako. Well, hindi, wala naman talaga akong kasama. At hindi ko rin balak mag-uwi ng kung sino man dito sa hotel room. Although kung bibigyan ako ni Lord ng mapapang asawa na ano, matandang mayaman, bakit hindi ko naman ipagkakait ang hotel room? Hindi, kidding aside, yung kumbaga, nung nagbubook kasi ako, ang available na room na lang yung twin, kasi usually ang syempre i-select ko yung parang single bed, 'di ba? Eh yung susunod na available lagi yung twin room kasi nga nasa sold out. So gusto ko yung location. Importante kasi talaga sa akin yung location, yun talaga yung pinaka-importante. Yung price parang second na lang siya. Why? Kasi what if ang nakuha mong hotel ay sabihin na natin na maganda yung price niya. Sabihin na natin talagang nakatipid ka sa price. Kaso, ang layo niya naman sa lahat. So, panalo ka nga sa price. Kaso, babawiin naman nun yung every time na lalabas ka, pupunta ka sa kung saan-saan. Mababawi naman yun dun sa pamasahe mo. Ngayon, kung makakuha ka ng cheap rates hotel na malapit pa sa mga ano, sa mga attraction, edi much better. Pero if you can only have one, if you can only choose one, de choose yung proximity, yung location ng hotel sa mga pupuntahan mo. And then yung price, it just comes after. Yun ang tip ko sa inyo. And ayun. Magpapahinga muna ako siguro ng mga very very light lang kasi I need to go out mamaya. And marami akong nakaplano dyan. Thankfully, puro walking distance lang yung ano, mga pupuntahan. So hindi, mag-story time na tayo. Bilang nakaupo na rin lang naman ako. So story time. Dahil sumakay nga tayo dun sa ano, no, sa Giant Ibis na okay naman. I mean, okay yung staff and all. Wala namang, it's very comfortable yung upuan. Ang saya talaga na recline tapos ganyan. Masaya. Magaganda yung experience ko sa Giant Ibis. So, actually, yung una kong tinitignan is yung Travel Mart na bus. Sabi ko, ito na lang, Giant Ibis. Parang mas okay. So, dun ako nag-book Giant Ibis from Bangkok to Siem Reap. And, ayun, okay naman. Maganda yung experience. Yung staff, okay din. Okay naman yung mga staff. Yung mga kasabay ko lang, kasi may mga kasabay ako kanina, di ba nakwento ko sa inyo na may mga kasabay akong Pinoy, parang mga 20-something sila na puno nila yung bus. So, yung number one na medyo na off ako kasi nag-book ako ng ang sinelect kong seat ay 5D, so parang pang 5 siya dito sa right. Tapos napunta ako sa dun sa may bandang parang 7, parang seat number 7 ganyan, kasi parang ang gusto yata nila magkakatabi sila. Tapos yung nakasabay kong mag-asawa from Italy, so umakyat na kami ng bus. As, parang ang tagal nilang nandun sa hagdanan, parang nakikipag-usap sila ganyan. Tapos ako, hinihintay ko silang matapos para makadaan ako. Tapos parang hindi ko alam, I don't know kung ano nangyari, pero I think baka
yung upuan nila parang nasakop din. So I'm not sure about that. Pero yung kasi nung nagtuloy-tuloy na parang sinabi, "Ah, no problem pala, no problem. Okay, okay. Thank you." Ganyan. So hindi ko alam kung nakipagpalit din sila ng upuan. Pero ang akin lang, dapat ang binok nyo yung magkakatabi, 'di ba? Sabi nga ni Stewie sa Family Guy, "Your inability to plan ahead does not constitute an emergency on my part." So, pero okay na rin kasi napunta ako sa likod. Kasi isipin mo nga naman kung nandun ako sa gitna nila tapos nag-uusap sila, di rin ako makakapagpahinga o hindi rin ako makakaidlip kasi nga, alam mo naman tayo mga Pinoy eh. Di ba, pag nagsama-sama tayo talagang maingay. Hindi ko tinatanggap kasi ganyan din ako eh. Di ba, hindi nga natin, actually dalawa lang eh, hindi nga group eh. Di ba, dalawa lang, dalawang Pinoy lang yan magkita kahit saan yan. Magkukwentuhan na magkukwentuhan yan. Be mindful din kasi baka, di ba, nakakaabala na tayo sa iba. So be a responsible responsible tourist din. Yun lang. Eh, tayo naman talagang likas na masayahin tayo, likas na makwento tayo eh. Di ba, kahit nga hindi natin kilala yan, hindi natin kalahe, ano yan natin, chichikahin natin yan eh. Which is a good thing, which is a good thing. Still, be mindful pa rin kapag ka may mga ibang tao. Ayun. Tapos, pagdating ko dun sa ano sa terminal, then nagbook ako ng Grab. Then nakita ko na yung Grab na nasa tapat na siya dun sa Grab app. Tapos sabi ko, "Teka muna, hindi yan yung sasakyan." So, ang bottom line ay may issue yung car ni Kuya, tapos may ginagamit siyang iba ni Sir. Pero hindi ko na siya papangalanan. Hindi ko rin sasabihin kung ano yung coaching gamit niya or yung plate number niya. Kasi nagsabi siya sa akin. Sabi niya, "Sorry sir, I know it's a different car, but the other one is parang ano yata, nasa gawaan niya or may something. I don't know." Basta sabi niya, tawag dito, "Please don't report me." Ganyan. Hindi ko naman siya i-report kasi naniniwala naman ako na we do what we can. I mean, it's yun lang, ano. Basta imayahatid niya dun sa tamang ano, pupuntahan yung mga pasahero niya. De, walang concern, di ba? Ang ano lang naman dun, ang magkaka-issue lang naman dun, kung halimbawa na, syempre, kung ikaw pasahero, tapos, "Teka muna, bakit iba yun? Baka kung saan ako dali nito?" Syempre, may ganun tayo, di ba? Lalo na bilang inaruga tayo ng trust issues growing up. Ayun. Tapos, pero nakarating naman, mabait naman siya. Nag-offer nga siya ng mga ano yan, ng mga tour. Tapos meron siya mga pinapakita, mga ganito. Tapos yan, tapos kinukwento-kwentohan niya ako. Tapos, actually, yung daan na dapat dadaanan namin, iba. Pero, iba dun sa dinaanan niya. Kasi, idinaan niya ako dun sa Old Street, Pub Street. Kasi sabi niya, gusto niya makita ko ng maliwanag pa. Kasi daw, baka daw mamaya pupunta ako doon ng gabi na. Which is, ganun naman talaga ang gagawin ko. Gabi ako pupunta. Sabi niya, gusto niya makita ko ng maliwanag pa, ganyan. Doon niya ako din. Tapos ang bagal ng takbo niya para makita ko nga. Tapos pinipicturean ko yung parang arc ng Pub Street. Ano siya, naghinto siya ng konti, ng saglit lang naman. Para lang mapicturean ko ng maayos. So okay naman siya. Overall, binigyan ko pa rin siya ng 5 star. Kasi ano eh, naghahanap buhay naman ng ano ng maluwat yung tao. It's just so happen na nagka-problema yung car niya and he needs to work for the day and need to make ends meet, 'di ba? So yung mga ganun, palampasin na natin 'yon kung wala naman, kung hindi man tayo na perwisyo, eh, 'di ba? Yung ex mo nga, bilang beses ka niloko, pinatawad mo pa, 'di ba? Yung mga ganun pa ba naman eh, hindi mo pa kayang palampasin. Ayun. So, ayan, dito na tayo sa hotel. And welcome to Siem Reap, Cambodia. Thank you.
Thank you.